使用那更大我妈妈杀了归用你一次爱用你杀把你比我杀我真阿哥无所的失败不是人生会阿哥给你给啦啦把他瓦林亚里kasalanan ako'y kawaan o mahal kong Diyos sangayon sa iyong magandang loob mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kuwaresma. Bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit, itong tanda ng pagsisisi ay dapat antabayanan ng tapat at pagbabalik loob ng metanoia o ng pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol
at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan Niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat.
Ngayong araw na ito ay sinisimulan po natin ang 40 araw ng paghahanda para sa misteryo ng Paskwa o yung pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus na ginagawa natin tuwing mga mahal na araw. Kaya bibilang tayo ng 40 araw at maghahanda tayo ng 40 araw para sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw. At sinisimulan natin sa araw na ito, sa Miyerkules ng Abo. Lahat tayo papahiran ng krus na abo sa ating noo. Pero mukhang yung iba meron na eh, no? Paano nangyari yun? No? Advance mag-isip, no? Nauna na, no? Nauna muna magpapahid bago magsimba. Oh. Anyway, yung abong yan, simbolo na ang buhay natin sa mundo ay may katapusan. Dahil tayo ay nagmula sa alikabok, tayo rin ay babalik sa alikabok. Kaya naman inaanyayahan tayo ni Jesus ng 3 bagay na dapat gawin sa araw na ito. 3. At para wag nating malimutan, gamitin natin ang salitang ash. Sabihin nyo nga, ash. Yan yung Ingles ng abo. Tatlong bagay lang. Una, letter A. Almsgiving. Sa Tagalog, paglilimos. Ang paglilimos ay isang kawang gawa. O sa Ingles, charity. At kung titignan natin ang salitang kawang gawa, 2 beses nating makikita ang salitang awa. Kapag sinulat mo, kawang gawa, 2 beses makikita ang salitang awa. Marahil ito ang pinakabuod at puso ng pagdilimos o ng almsgiving. Ang maawa. Hindi pwedeng nagkakawang gawa ng walang awa. Kaya nga, sinasabi ni Jesus, kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipa magkaingay. Dahil ito ang totoong kahulugan ng kawang gawa. Kung saan yung awa ay kailanman hindi pinagsasabi, hindi ipinangangalandakan, dahil kung totoong may awa, gagawin mo ang isang bagay ng tahimik at lihim. Dahil ang pagtulong na pinagmamakaingay o ang tulong na ipinagsasabi, hindi kawang gawa, kawang ngawa. Yan. Ibig sabihin, pagyayabang. Yung ginagawa mong tulong na ikinukwento mo sa lahat, hindi kawang gawa, kundi pagyayabang. Pangalawa, ang nais ni Jesus na gawin natin sa araw nito, ay sacrifice. Letter S. Tingnan ko po yung kahulugan ng salitang sakripisyo. At ang sabi dito, at ang pagkakalarawan ng salitang sakripisyo, ang sakripisyo daw ay laging nagpapahiwatig ng pag-iwan sa di komportableng kalagayan ang anumang bagay mula sa iyo,
kapalit ng isang pakinabang sa sarili o sa ibang tao. Parang yung ginawa ni Jesus, iniwanan niya ang komportableng buhay kapalit ang plano ng Diyos na mamatay para sa ating kaligtasan. Hindi lang niya isinuko ang kanyang sarili. Siya ay namatay. Sa Ebanghelyo, ang imbitasyon ng pag-aayuno ay isang paraan ng sakripisyo. Ang pag-aayuno ay isang klase ng pagsasakripisyo sapagkat sa halip na ikaw ay kakain o ikaw ay magpapakabusog, isusuko mo ito para sa iba. Para iba naman ang kumain at para iba ang mabusog. Ganito yung sakripisyo. Parang yung ginagawa ng isang magulang, yung isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Parang ganito yung pag-aayuno. Yung para sa'yo, ibibigay mo sa iba. Dahil iniiwan mo ang komportableng buhay para sa iba. Sa pag-aayuno, natututunan natin ang kahulugan ng sakripisyo gaya ng ginawa ni Jesus. At panghuli, letter H, holiness. Sige nga, mag-review tayo. Ano po yung una? Letter A? Almsgiving. Ano yung pangalawa? Letter S? Sacrifice. At panghuli, letter H, holiness. Sa Tagalog, kabanalan. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Ang pinakasimpleng paraan ng pagbabalik loob ay ang pananalangin. Kaya nga, ang lahat ng nagbalik loob, ang unang ginawa ay nagdasal. O kaya nagsimba. O kaya pumunta sa simbahan. Walang nagbalik loob sa Diyos na hindi nanalangin o hindi nagsimba at hindi nagpunta sa simbahan. Dahil ang panalangin ay paraan para makalapit sa Diyos. Walang paglapit sa Diyos kung walang panalangin. Kaya naman, sinasabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ang pananalangin ay hindi dapat pinapangalandakan, kundi sinasarili dahil ito ay personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, ito ang hamon ng paghahanda para sa Kwaresma. Tandaan, Ash Wednesday, a day of almsgiving, sacrifices, and holiness. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay papahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na hindi kailangan umalis sa inyong mga upuan o pwesto, lalo na manakatayo sa labas ng simbahan. Tanging ang pari at mga lay ministers ang lalapit sa inyo para magpahid ng abo. Ang iba naman ay maaari magpalagay ng abo kung walang misa. Lumapit lamang sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda ang ating mga lay ministers na maglalagay ng abo.
Mahigpit na panatilihin pa rin ang physical distancing. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Binggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pasimula ng aming 40 araw na paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, kami dumudulog sa iyo, Ama, para sa grasya ng buong pusong pagbabalik-loob, pagsisisi at pagdamay namin sa bawat isa. Taglay ang matibay na pananampalataya, kami dumadalangin at aming sasambitin. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming itakwil ang aming mga pagkukunwari. Tulungan mo kaming lumago sa aming pananampalataya at mamuhay ng naaayon sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming pakinggan ang tinig ng iyong anak na si Jesus na nananaghoy sa mukha ng mga mahihirap, mga nagugutom, mga alilat, mga napapariwara. Malalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming bawasan ang aming pagmamataas. Maiangat nawa naming sundin ang mga health protocols upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng sakit at anumang dulot na sakuna ng COVID-19 virus. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaisa sa diwa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Maging mukha nawa kami ng iyong awat habag sa aming mga kaaway upang maging malaya ang aming puso sa anumang puot at galit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesus, patuloyin mo nawa ang mga yumao naming kapatid sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Ama, ikaw ang aming tanggulan at kalakasan. Sa paggabay ng iyong banal na Espiritu, tulutan mo kaming makapamuhay ng tapat at totoo sa panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at magalak sa kapayapaang dulot nito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha,
Ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pagsimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakila mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay minister po ang mag-abot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigi? Mayroon ka bang nababatid? Buntong nana, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusat, dumanas ng libong sakit. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Diyos kay buti mo, sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang pagpupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Ama, madakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang buong itinigis ng iyong anak para sa akin. Magsitayo na po tayo. Man-
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti sa ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipindungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Amen.
kaluhati kami. Magsiyo po muna tayong lahat. Maaari na po lumabas na manakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin lamang natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo.